Dalawang barangay sa Isabela ang hindi pa rin napapasok ng mga otoridad dahil sa taas ng baha mula sa Tuguegarao, Cagayan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan pero sa kabila nga niyan ay lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa probinsya. Lampas na sa critical level na 11 meters ang antas ng Bunton River sa Tuguegarao City, Cagayan. Kasabay nito, binaharin ang mahigit 30 barangay sa lungsod. Si Epifania, lumikas matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa barangay Gosi Sur. Simula kagabi, unti-unti pang tumataas ang baha. Hindi na rin madaanan ang 8 kalsada at tulay. Hindi na pwede daanan yung pinakalawan overflow bridge, pati yung daambulong, yung bridge connecting ang Kiray to Western Barangay ng Pabulong. Sa patuloy na pagtaas ng antas ng Bunton River ay ang pangamba ng mga residente na tuloy-tuloy din ang pagtaas ng baha sa kani-kanilang mga lugar. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Enrile. Pinasok ng baha ang Enrile West Central School. Sa bayan ng Amulong, unti-unti natitibag ang lupa malapit sa isang bahay. Sa Ilagan City, Isabela, aabot sa mahigit 30,000 individual ang apektado ng baha. Mahirap kasi sa paglilinis. Sa kapag hindi kami nakahanda, bagsak lahat ng gamit namin, basa lahat. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang barangay at may mga nag-uwian ng residente para maglinis ng mga binahang bahay. Sa ngayon, hindi pa mapasok ng otoridad ang dalawang barangay dahil sa mataas na baha. 7 barangay sa lungsod ang walang supre ng kuryente at 14 na barangay ang walang supre ng tubig. Bukod sa food packs, namamahagi na rin ng inuming tubig ang LGU. Sa bayan ng San Pablo, lubog sa baha ang mga bahay sa barangay Karalukod. Dito na lang kami kasi malapit lang dito sa bahay namin. Kanya-kanyang tayo na ng mga tent yung mga residente dito sa barangay Karalukod matapos nga napasukin ng baha yung kani-kanilang mga bahay. So yung mga tent na ito, mga kapuso, dito na ho yung kanilang mga gamit at syempre dito na rin po sila natulog kagabi. Ayon sa otoridad, posibleng abutin pa ng isa hanggang 2 araw bago tuluyang humupa ang baha sa ilang lugar sa Isabela. Emil, sa monitoring ng CDRRMO as of 7:30 p.m. ay nasa 10.9 meters ng antas ng Bunton River. At sa pagbuti nga ng panahon, inaasahang unti-unti na rin huhupa ang baha sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Cagayan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.